Okay, so for today, we're going to review ito, max lens mode for GoPro Hero 11, 10, and 9, and it is not the actual from GoPro, it's from Telesyn. Kasi mahal ang GoPro, I think pupunta siya ng 5,000 plus. And then this is just the half of the price. So ito siya. And tignan natin. Yan. Wow. So parang sing-sing. Okay, so inside the box, we have here lens cloth, pamunas. Tapos meron din tayong ito, yung manual for installing the max lens mode. Yan, mamaya pag-uusapan natin kung ano nga ba yung purpose ng max lens mode. Pero for this time muna, we're going to look at what's inside the box. Okay, so ito yung kinakabit natin sa likod. Or ito yung kinakabit natin mismo sa GoPro natin. And yung kanyang harap is ganito siya. Yan. So kung makikita nyo, mas makapal nga siya compared sa stock lens ng GoPro natin. So yan, mag-stick out to, sigurado. Okay, so if you're going to install or if you're going to check, it's better na huwag nyong tanggalin yung bolt na silicone or rubber cover nito. So if you're going to install, tanggalin nyo lang, then ganito ang pagkabit. Tapos kapag nakakabit na, so since ito naman yung kanyang protective case in caso lang. Okay? So let's have a review for this max lens mode ng Telesyn. Alright! So meron tayong side-by-side view dito ng naka GoPro or max lens mode by Telesyn. Yung nasa left natin at yung nasa right naman o kanan natin is yung stock lens mode natin. Yan, unang-unang mapapansin natin dyan ay yung sa kanan parang tabingit siya, pero tabingit talaga yan. Pero dito sa ating max lens mode, yan, okay na okay siya. Tapos kung titignan natin yung horizon niya, naka-level siya, di ba? Naka-sakto siya. Tapos kung titignan din natin yung nasa right, ay parang stretch out siya, parang deformed yung manibela ko kasi dyan o yung panel ko. Habang dito sa left naman is parang yan yung nakikita ko. And mas malawak yung view natin for the max lens mode. Mas stabilized din siya. At parang mas malawak din yung nakukuha niya. So this is a quick difference of the two. Okay, so what we're going to review now is our max lens mode na binili natin sa Shopee. Pero hindi ito yung kana, hindi ito yung original na GoPro max lens mode. So nakuha ko siya sa Shopee and isa sa kilala din na nagre-reproduce ng mga products na abot kaya is si Telesyn. So brand ito, Telesyn max lens mode for GoPro Hero 9, 10, or pwede din yata yung 11 kasi magkaka-lensan sila. Alright, so that's the view. Yan, so yung problem ko kasi kapag hindi ko or kapag salpak or kabit play lang ako ng GoPro ko sa helmet ko is tabingi. Minsan tabingi yung video or minsan okay siya. So in one footage, yung isa or yung some of the timeline niya okay siya, pero yung minsan or iba tabingi.
Tapos minsan, okay siya. So mahihirapan ako mag-edit ng video kapag ganun. Yung ginagawa ko kasi is kapag tabingin na ganun. Of course, ginaganon ko siya. Kapag tabingin na ganun, ginaganon ko ulit. Para mas masatisfy naman ako sa ini-edit kong video, hindi yung tabingin. Okay? So, hoping na okay pa rin, or hoping na okay yung kuha natin ng Telesyn Max Lens Mode. Okay? Kahit mura lang siya. Kahit, I think half of the price of the original GoPro Hero products. So we are headed to Kabugao. Nandun na yung mga big bikes. We are headed to Kabugao para kunin yung plate number natin or plate number ng sniper natin. Kasi dun nilabas eh. So I am from Bigan and yung plaka na sa Kabugao. Layo, diba? Ang hirap kasi dito. Ang haba ng convoy ng malalaki or mga trucks, ang hirap na mag-overtake. So overtake sana tayo dito, kaso kamote yan, or magiging kamote tayo for this video. Though nagiging kamote tayo minsan, pero hindi na natin nadodocument. Pero minsan aminado din ako eh, diba? Aminado din ako na nangangamote. Meron naman minsan mamamote natin sa kalsada, pero wag lang nating palagiin yan. I hope na maganda yung kuha ng GoPro lens natin. Max GoPro lens from Telesyn yan. Tinatabingi ko yung ulo ko yan. So and then ganito siya. Okay. So tabingi to the left, tabingi to the right, pero yung kuha niya pa rin is goods na goods or hindi siya man. Yan. Parang binabali mo na yung leg na dito. Okay, so this is the shot from our Max GoPro Lens Mode. Uy! Kaya gumagamit ako ng kwan, ng phone for recording my audio is kwan, hindi naman kasi tayo laging nag-vlog ng parang ganito yung nagsasalita ako. Nagsasalita lang ako kapag meron tayong i-review. So like for example, re-review natin tong gloves, re-review natin tong Max GoPro Lens Mode. Yan, kapag magre-review lang tayo ng mga accessories natin na ginagamit natin for our kaadikan sa pagmumotor. Hindi naman ako yung adik na pinapalitan na lahat ng mga accessories ng mga motorcycle natin. So kung may dinadagdag man tayo is for aesthetic lang. Pero for this, yung gamit ko ngayon, kunti pa lang yung parang linagay ko dito. And satisfied naman na ako sa performance nito. So no need na mag-upgrade na or magpalit pa ng mga accessories tulad ng mga mugs, ouch, mga paints, paint jobs, mga stickers, and mga side mirrors. Stock is good. Stock is good! So, satisfied naman ako sa outcome nito. At yung mga naunang pinanood ko na reviews about this one, na parang nagkakaroon ng kwan. Parang nagkakaroon ng ito sa gilid-gilid ba? Yung parang pagka nagkakaroon ng parang shady-shady or hindi naman shady, parang kwan. Hindi clear yung kuha dito sa gilid-gilid. Pero for this review, okay naman siya. Okay? So, malawak din yung kanyang kucha. Yan. So, malawak yung kuha natin dito. Malawak yung kuha natin. May malawa yung kuha niya. So, this stock is 140 degrees field of view.
Pero for this one, with as advertised by Max GoPro Lens Mode by Telesyn, is nakakakuha siya ng 155 degrees angle. 155 degrees angle field of view. Ayan niya ata yung kanyang shorts ha. 155, nakakakuha siya ng 155 degrees field of view. What's the meaning of this? Mga bata eh, ganun yung ginagawa. So we still have the inner child in ourselves. What? Inner child. So those are called the rumble strips pala. Hindi yung grig-grig. Grig-grig. And isa pa sa good thing nito is yung kanyang horizon leveling. Na kapag nakatilt tayo or nakatilt yung ulo natin, or even though hindi maganda yung orientation ng camera natin, nakukuha niya pa rin yung proper orientation ng horizon. So parang nakadiretso pa rin yung horizon natin. Hindi na kanyan, hindi na kaganito. Okay? So field of view, isa na yan, field of view. Tapos horizon leveling, tsaka isa din sa ina-advertise nila is yung maximum stabilization. So for this one, parang nakikita ko naman na na-maximize yung ating stabilization because of this Max GoPro Lens Mode. Though, meron na tayo niyan tong settings ng GoPro Hero 9 natin na Boost. Boost yata yung pangalan. Boost yung stabilization natin. So, ano masasabi ko dito? Anong birthday ko dito sa Telesyn Max GoPro Lens Mode? Good sa good siya. And kung gusto mo naman yung mga bagay na sinabi ko, is bili ka. Bili ka. Bili na. Pwede. Pwede rin. Pero if kaya mo naman na or hindi mo naman talaga kailangan yung mga sinabi ko na yon, eh okay din naman. Okay na din naman na yung mga settings natin for GoPro Hero 9. So for motovlogging, yan. So nagre-review tayo ng mga products na pwede nyong bilhin. Okay, so that's it for our vlog guys for this Telesyn Max GoPro Lens Mode. See you again on our next video. Ride safe always!